Magandang umaga, ng hali, hapon, gabi sa inyo, mga daddy ko, mommy ko, tropa ko, and welcome sa aking channel, ang Love the Cool World channel. So, as you can see, nandito ngayon ako sa banyo. Okay, ang aking napakagandang banyo. At nilinis kasi ako ngayon dahil nagagalit kasi mommy ko lang. Yun. Pinag-aanohan niya na dapat mag-dinis na ako ng kubeta dahil medyo madumi na daw. No? And for today, syempre, ang bangit naman kung mag-dinis lang ako. No? So, naisip ko na habang nag-dinis ako ay meron akong kakwentuhan. So, yun. Hindi ko na ipapakita yun ako dahil medyo madumi na. So, habang nag-dinis ako, ang pagkwentuhan naman muna natin is yung ano mga galawan sa jeep. Ayan, so wala kinalaman siya sa pagdidinis ng banyo ko. And gusto ko lang may kapuntuhan, so tara, kwentuhan tayo. And yun, yung una natin sa mga galawan sa jeep is yung ano, yung parang may pigsa sa sinya. Yan. Yung mga ganito eh. Yung parang may pigsa sa sinya. Itong kung makaupo eh, akala mo kanila yung jeep. Yung nakapuka ka. Yung parang kala mo sika. Yan. Tapos, etong malapit din. Diba, uupo ka. Siyempre, mag-excuse ka. Titingnan ka lang yan. Mukha ka pa rin ganyan. Diba, kadalasan ito mga lalaking bisik. Diba? Yung, ang sikip-sikip na ng jeep, buka ka pang magan, buka ka pang upo. Tapos, ang lupit pa dito, yung titingnan ka ng nilisip ng mata. Tapos, yung naman pala, walang pambayad. Diba? Sinakop din buong upuan, wala naman palang pambayad. Pagdating ng huli, magwa 1-2-3, sigang-sigaw. No? Tapos, meron pa yung mga babae na yung makaupo yung nakagilid na ganyan. Diba? Yung pala mo may pigsa sa mga senior na hindi nila kayang naka-cross na. Magkadikit naman, pero nakatagilid na ganyan. So, sakop din na dalawang upuan. No? Pero nakatagigil talaga dito. Napahayin talaga mo. Kasi ako, sikip na sikip ako. Siyempre, tinanong, laki ko naman, diba? So, syempre, kailangan ko ng malaking espasyo. So, sana sa mga ganito, yung mga pag umupo, ikala mong may pigsa sa sige, tumingtingin din kayo, di ba? Hindi lang kayo yung nagbabayad. Kung gusto nyo, buka ka kayo, ay mag-taxi kayo. Di ba? So, yun. And yun, yung next natin sa mga galawan sa jeep is yung tinatawag kong narrow man. Ito talaga mga lalaki ko. Ito yung mga lalaki na yung naghahanap sila ng manuog na jeep eh, yung konti lang nila kasakay. Maghahanap sila ng merong magandang babae sa loob ng jeep. Kahit sobrang sikip na yan, pipilitin niyang makasakay. Para lang makatabi ng magandang babae sa jeep. Diba, meron pa yung, di ba, pila. Diba? Tapos, sisilipin niya muna yung, basta, sisilipin niya muna yung jeep kung meron maganda. Kung nakita niya walang maganda, lilipat niya sa kapila. O kaya, papaunahin niya yung nasa likod niya. Diba? So, sobrang kaanuhan niya sa katawan, eh, talagang kahit masikip yung sasakyan yung jeep, okay lang. For as long as makakaboso siya, makakamanyak siya, eh, okay na sa kanya. So,
payo ko lang sa mga kababaihan na ganito, kapag naka-encounter kayo ng mga naruman, eh medyo magtakot-takot na kayo. Lalo na yung mga naka-corporate. Yan. Yan. Kadalasang binibiktima ng mga naruman na yun. Diba, kunyari, sisiksikin. Tapos dudunggulin yung dibdib. Kunyari, uusog ng konti. Kunyari, makakawakan yung legs. Yan, mga teknik niya ng mga manyakis. Eh. Mga manyakis ng mga naruman na yun. Siyempre, siyempre nga naman, maskip, diba? So, chance na nila yun para maka-chancing. Inaano nila yung word na chancing. Sinasamantala nila. So, talagang maghahanap talaga sila ng sobrang sikip. Ay, tama, sobrang sikip na karuman na, di ba? Gusto nila, ito, nagkaroon din ako ng mga kilalang ganito. Yung ang tagal-tagal na naghihintayan, ang dami ng dumaan na jeep na maluluwag, pwede ka na makasakay, pero hindi sumasakay. Dahil nga ang gusto, yung masikip. Yung may maganda, may sex. Na kahit na maghintay siya na sobrang talaga, okay lang. Para lang, siyempre, lagi na kapag malayo yung lahi. Yan, pagkakataon na parang makachance na. Yung tipong gusto nilang ma-jackpotan, yung talagang sobrang ganda ng katabi. Tapos, yung nagkakataon siya, na magkasabay pa sila ng bababaan. Talagang napaka-hayahay ng buhay. No? So, sa mga babae, tip ko, medyo ingat-ingat kayo sa mga ganito. Kapag may bumaba, musog ka agad kayo, diba yung pagod ko sa akin. Okay. Okay. And John, yung next natin sa mga galawan sa jeep na is yung ano, tinatawag kong passerby. Medyo marami talaga nito sa jeep. Ito yung ano yung pag sumakay ka ng jeep, nagiging tagapasa ka. Napakamadas mo. Kapag sa gitna ka na pasakay. Kasi lahat ng bayad ng mga pasahero, ikaw ang magpapasa. Diba? Kumbaga, naging assistant na yan ng conductor. Ay, ng driver. So, lalo na sa mga estudyante, diba? Kaya ako, nung estudyante ako, nung pag sumasakay ako ng jeep, talagang pinipili ko sa dulo. Kasi lalo na kapag magre-review pa, kasi malayo yung pinapasukan ko dati sa PUP. So, ang biyahe ko, mga isa't kalahating oras. Yan. Tapos, malas-malas sila. Kapag wala ka na talagang masakay at sa gitna ka makapasakay, kung mag-aabot ng bayad, hindi ka makapag-repeat. Yun yung pinaka-iisip ng pagkakasit. Yung meron kayong exam, tapos nagre-review ka, ikaw yung magpapasa ng ano, ng mga bayad ng mga tao. Mahirap talaga. So ako, parang medyo matagalan ako sumakay. Basta sa dulo ko, okay. Basta hindi lang ako makapag-repeat ng bayad. Tapos, meron namang mga ganito na puzzle na kapag napagod na sila na mag-abot ng bayan, hindi ka na nila papansin. Kumbaga, yung nagbibingi-bingi na sila, kaya nagtutulog-tulogan. Para lang hindi na makapag-abot ng bayan. So, medyo mahirap lang to sa mga estudyante kasi, siyempre, yung sa mga ano naman, sa mga pasahero naman, itindi niya naman mo na kung minsan, kapag halimbawang katabi niyo yung estudyante, tapos sila na sila yung umabot ng bayad. Kayo na, di ba? Lalo lang po, nagtatrabaho lang naman kayo. Siyempre mga estudyante, may panahon lang yung mag-review para sa ano kayo. Siyempre, papasok lang kayo, hindi mo kayo mag-review, di ba? So, sa ibang mga pasahero, kapag ang estudyante, ay ang katabi sa jeep ay estudyante, kaya na mag-abot ng bayan. Hindi ba? Wala naman siguro yung magiging problem. Yung makay mababay ka. Pag ano eh.
yung dumulong estudyante kung bumagsak. Lalo na kapag yung estudyante manali yung bahay. Kasi nyo rin, malalaman nyo naman yan, nagbabayad siya agad yun. Halimbawa, Pasig to, kaya ako yung diba, tapos napaka-traffic pa. Kaya na akong magbutamba yan. Diba? So sa mga, tapos sa mga estudyante naman, kapag pa-uwi na kayo, tapos nakita nyo yung katabi nyo yung nagtrabaho, ipagod na pagod na, kayo na rin magbutamba, bigayan na. Diba? So, siyempre, wala ka lang magano ako sa gitna ka. Ano, ikaw talaga magpapasa nyo yan. Wala ka namang patayin yung may nakaupo sa dulo, tapos papuntayin mo sa gitna, diba? Ipapasa mo na nung wala ka namang buntayin mo. So, yun. So, sa mga ganitong mga tao na palagi na papa iba sa gitna, talagang ganyan ang buhay. So, medyo malas-malas lang kapag ang bahay nyo eh, nadadaanan lang ng ano, ng mga jeep talagang puno ano yan lalo pag umaga. Kaya ako sa inyo, tsaga-tsaga lang. Puso lang. Kung alam. Yan yun. And yun. Yung next... And yun. Yung next natin sa mga galawan ka ba? Is yung tinatawag kong ano, back pedal. Yan, back pedal. Ito, marami to kapag uwi, ano, paggabi na. Diba? Siyempre, yung iba nanggaling sa trabaho, yan, COVID-19. Tapos, lalo na yung mga nanggaling sa construction. Yan. Ito yung may mga mababahong ako. Diba? So, talagang napakamalas ng tao kapag ang lagi mong katabi sa jeep ay ganito. Yung talagang tipong nanunot na yung amoy nila. Pero syempre sila, hindi naman nila mapapansin yun. O kaya, pansin nila pero hindi nila mapapansin yun. Diba? Ano ba? Pansin nila, pansin. Kumbaga, alam nila na gano'n na yung amoy nila pero hindi naman nila mapapansin yun. So, bahala kayo dyan, makinig kayo. Diba? So, sa mga, ano, sa mga pasaherong ganito, talagang napakahirap ako. Nung estudyante kasi ako, lagi akong sumasakay ng jeep. Pag papasok ako, meron akong nakakasabay na dito. Kung minsan, babae pa. May mga babae ding back to din. Yung tipong lang, ginajabar nila. Tapos yung jabar nila, eh, talagang nanunod sila. Ang sakit kaya. Tapos, meron mga, ano, yung mga foreigner na, ano, Arabo. Yan, yung talagang nanununtok talaga. Ako meron ako nakasabay. Simula Pasig hanggang ano, hanggang Santa Mesa. Katabi ko, Diyos ko, gusto ko nang bumaba. Ang problema, walang bumababa sa likod. Gusto ko na rin lumikot yung ano. Kaya alam, malalate ka man ako. So, ginawa ko. Diniis ko yung amoy niya, simula Pasig hanggang Santa Mesa. Yung ano na feeling mo, yung kahit nakatakip na yung ano, nakatakip na yung ilong mo, eh, pumapasok pa rin. Diba yung nagpupumilip-pumasok yung amoy nila sa ilong mo? Napakasakit sa tingin, tapos dahil sa ilong. Tapos yung parang nakakain mo na yung amoy nila. Yung parang nalalasaan. Ay, pasintabi ko sa mga kumakain niyo, pasensya na po. So, yun. So, talagang napakabagdik. So, kung ako sa inyo, yung halimbawang may makatabi kayo na ganito, na back to door, ang gawin nyo, mag-spray kayo ng pabango. No, o kaya mag-alcohol na kayo. Yung sanitizer na mabango. Yung mag-sanitize kayo kanyari, para yung lumamay nyo. Tapos lagyan nyo rin yung tawin nyo, tapos yung lumamay nyo. Siyempre, hindi rin naman nakaka-open. No, kahit na nakaka-offend yung amoy nila, kakahiya naman, di ba? So, syempre, amoy nila yun. Medyo mahirap yung pag-amoy nila. Pero, syempre, huwag din naman din yung babasos yun. Para mo na, bago mo na, bumaba ka na, di ba? Pangit naman din. So, kung ako sa inyo, hindi nyo trip yung amoy talaga ng katabi nyo, eh, either bumaba kayo o tiisin nyo. Isin nyo naman kung ilang oras man ang biyahe.
So, sa mga may ganito, na nakakatabas na jeep, talagang puso lang. Tiwala lang. And yun. And yun, yung next natin sa mga galawan sa jeep. Wala na ako sa camera. Yung mga galawan sa jeep. Ito yung tinatawag kong busobos. Busobos. Ito yung mga uri ng pasahero sa jeep. Uri ng jeep. Yung galawan sa jeep na yung buboso. Diba? Siyempre, ito malamang to. Lalaki to. No? Pero meron yung mga babae na buboso. So, sa mga ito, mga style na ito, yung kunyari nagtutulog-tulog. Lalo nyo kapag yung katabi nila eh, naka tapos syempre, kaklid eh. Tulog-tulog ng ganyan. Ang ganyan. Pagsisira. Syempre, labawa kung tulog yung katabi, yan, makakaboso na. So, yung bobo-boso. Parang ano, parang binibidyohan nila yung ano, yung katabi nila. Tapos pagtingin sa bahay, alam mo na yung labi. No. So, yun. Tapos, ito pa yung mga tipo ng ano, ng halimbawa, yung lalaki, katabi nila ay nakapalya na ma-exec. No? Tapos, syempre, sinunusuan, nag-finish ang legs eh. Sarap eh, sarap. So, gagawin niya mga yan. Pag may buha pa doon sa katapat, lilipat kunyari, nasisikipan. No? Yun pala, ang purpose, eh, mamboso lang. Diba? So, sa mga pasahero ng jeep, lalo na sa mga babae, wala namang problema kung corporate yung ano. Kung corporate yung uniform, siyempre, uniform yan. Diba? Yun yung requirements ng company. Pero fit to it lang din na kapag sasakay ko yung bidet ko, kapag sasakay kayo ng jeep, eh meron kayong balak yun. Para hindi kayo nabobos o ano. Diba? Kung minsan yung cost na ano, kasi siyempre, pag lalaki lalo na pag digang na eh, talagang kahit yung itsura ay eh, hindi mo maintindihan, talagang papatusin na nyo eh. Para lang mailabas nila yung ano nila eh, yung init ng katawan nila eh. So, ingat-ingat lang din sa mga paserong babae. No? So, magdala kayo ng jacket o kaya ng kung ano man ang malaking towel. Para takluban yung cleavage mo at yung legs. Especially kapag napakakinis ang legs na takluban mo. Pero kung hindi naman, kahit wag na. Okay lang, wala namang pipilit sa'yo. Pero meron din naman kasi mga babae na ano yung panang tipo mo. Sila pa yung nangyayayan eh, kung makaupo sa jeep, yung D8, tapos lapos na yung halos kita ng panty. Diba? So, pangit din kasing tingnan, diba? Sayang naman din kung hindi pinag-aralan na yun. Tapos, ganun lang din yung upuno pagdating sa jeep. Talagang mabobosok naman, diba? So, sa mga tropa ko na babae dyan, eh huwag kayong mag-entertain ng mga nambobosong mga lalaki. Diba? Huwag silang bigyan ng dahil para hindi kayo busokan. Diba? Siyempre, feature ng lalaki yan. Diba? Feature ng lalaki kung mabos. Talagang mapapatinig. Kahit sabihin mong hindi kagandahan ng legs mo, pag nakakita ng legs, ay nako. Hindi na magkanda ugama. Ano na eh, mga din. So yun, medyo ingat-ingat ng tayo. Siyempre, hindi mo alam kung sino yung nakakasama nyo sa jeep. Baka mamaya pagbaba nyo, eh, sundad kayo. Eh, patay-patay tayo, diba? So, yun. And yun, thanks for watching for today's video and I hope na nakarelate kayo. Ako na hindi kayo sa kanya ng banyo. So, nagpapanood na ako. Kasi, baka magpunga nga na naman sa mami ko. So, siyempre, nakakalungkot sa magpunga. Pero hindi nyo ka ng banyo, eh, wala ka pa ako nito. Tayo na lang magpuntuhan. At si Bibi Motsot nga pala, nandun sa kabila. Siyempre, hindi ko naman din siya maalagaan kung naglilinis ako ng banyo. So, don't get mad at me. So, thanks for watching and huwag niyong kalimutang mag-subscribe.
Huwag niyo kalimutang i-like, share, or comment kayo dito sa video to kung meron ako nakalimutan. And meron pa itong part 2. No? Siyempre, marami tayong experience sa jeep. So, marami tayong pag-repertuan about this. But for now, eh, kapatid mo naman. And huwag niyo kalimutan din mag-subscribe at click yung bell. Okay? Para ma-notify kayo sa aking daily vlogs. Diba? Sa araw-araw na kwentuhan. And kung meron kayong mga suggestions o topic na gusto nyo pag-usapan natin, eh, comment nyo lang down below kung gusto nyo talaga tamaan na ng Daddy Cool Fever. And, ayun na, ito na ang pagkakataon para sa video ninyo. Nag-comment na ako sa Jagu. No, yung pinaka-recent nila na, ano, yung switch it up ni Marin kanino. No, nag-comment na ako doon na china-challenge ko sila para sa isang English, hindi ko pa sinabi na English only please challenge. So, nakikita ko na kasi sa comment doon na nag-aaral sila. Yung mga mandirigma eh, gusto nila, sina-shoutout nila na mag-English 24 hours yung ano. So, para hindi tayo maunahan, eh, sinabi ko na yung challenge ko sila. And then, kapag nag-reply sila, or ano, sabihin ko na English only please challenge na. Eh, hindi ko pala tatapos yun. So, hindi ko pa. Kinakat ko pa lang yung reward ko para sa ganyan kung i-accept ng ganyan challenge. But at least, notify na sila na may gusto mag-challenge. No? So, yun. Thanks for watching and keep on subscribing and connecting to my channel. And yun, tuloy-tuloy pa rin tayo sa goal for our first 500 subscribers. No? So, keep on subscribing and sharing our video. No? So yun, yung sinat pa lang natin, gawin natin Daddy Cool Fever. No? Na talagang ang fever na ito ay magbibigay ng kasiyahan at magtatanggal ng lumbay. Kasi syempre, may kukwento ko kayo daily. Diba yun? So mga nakaka-relate kayo. No? So kung malungkot kayo, magbigay lang kayo ng topic and then pag-uusapan natin. No? Then follow nyo rin ako sa aking Facebook account, ang Daddy Cool World at Daddy Cool Fever. So yun, thanks for watching, see you when I see you, and tataposin ko na ito at buhuhin na si Mami ko, at magagalit ka naman yun. Bye-bye!